Eh, paano po? Eh, kami mismo, magkakausap kami nila Alim eh. Oh, really? Eh, sino pa po really? Ba si Sexton po nangingialam din sa matchmaking ni Alim. Kaya po una pa lang, noon pa ba, noon pa. Kaya pala eh. Binabanggit pa si Stephen Bolton. Kaya pala. Binabanggit pa si Larry. Binabanggit si Naoya Inoue. Noon pa lamang po sabi ni Sexton, pabayaan mong magsalita sila na magsalita at the end. Eh, magiging ano lang sila, magiging mukhang siwang timawa. Yun mga idol, no, imbis na itago nitong mga kalukuhan na ginagawa nitong si Sean Gibbons mga idol, itong Tolonggis na ito, pinagmamalaki pa niya mga kabatang Mindanao, hindi nag-iisip na ano yung magiging impact dito mga idol, di ba? Pinagmamalaki pa niya na isa si Sean Gibbons mga idol, mga kabatang Mindanao, na humarang oo sa mga usaping alimbawa dito kay Alim mga kabatang Mindanao, et cetera, et cetera. La Pulton, di ba mga kabatang Mindanao, imbis na ito po ay ang mga bagay na talagang mapapansin nyo, siyempre yung mga Pilipino, yung mga nagmamahal ni Champ Janel Casimero, mas lalong magagalit yung mga idol, mga kabatang Mindanao. Subalit, dito talagang ano tawag doon mga idol, yung pinagmamalaki mo yung mga bagay-bagay na wala naman ang dapat ipagmamalaki yun, di ba? Dito mas lalo na dadrag yung pangalan nitong si Sean Gibbons mga idol. At ako po ay nagtataka kasi bakit mga idol, nagmamalaki siya sa mga bagay-bagay na nakakausap niya si Alim, tapos itong si Sean Gibbons nang himasok na sa mga ganitong isyo, tapos sabi niya hayaan niyo yung mga kangkong diyan na magsasalita, at least mga idol. Nako, iwan ko sa bubo talaga tong animal na to, mga kabatang Mindanao. Ito, legit to mga idol. Mapapansin nyo dyan, iwan ko, English kasi yan eh. Oo, pinapahirapan pa tayo sa napakagandang babae sa balat ng lupa na asawa ni Idol The Plus, Nonito Dunaire, si Ma'am Ri, shout out sa'yo. Mapapansin nyo dyan mga idol, mga kabatang Mindanao. Ito si Ma'am Ri, talagang inaas talaga niya. Oo, tinatanong itong si Alim mga idol kung mayroon bang partisipasyon dito si Sean Gibbons. Putang ina, hindi ni deny lulo, sabi niya dyan. Hindi, wala talaga mga idol, mga kabatang Mindanao. Never at never talaga ako mapapansin. Ayun na maghusga mga idol kasi siyempre tayo, di tayo marunong mag-English. Oo, pero alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. No. Hindi, ganito lang yun mga idol, mga kabatang Mindanao. Itong si Tambalolo, dati, 'di ba? Yung si Pacquiao, oh, 'di ba? Si Pacquiao, yung gumawa siya ng isang reaction video na hindi pinapansin itong si Champ Janel Casimero, itong si Pacquiao mga idol, mga kabatang Mindanao. Ngayon po, anong imahe ang nasisira doon? 'Di ba? Kung talagang ikaw po Tambalolo ka, kung ikaw po ay isang empleyado, dapat doon sa MP promotion, dapat ipapabango mo yung mga pangalan ng mga busing mo, hindi yung parang tinutulong. Akala mo kasi na ito po ay malaking impact, pero hindi mo iniisip na putang ina, nasisira na yung kredibilidad ng mga busing mo. Halimbawa, katulad na lang ni Manny Pacquiao, hindi mo lang alam na ano yung impact sa mga tao noon, di ba? Hindi pinapansin si Kangkungan yan ba, yung sikat. Tapos akala mo kasi nakapag-broadcast ka lang ng mga bagay-bagay patungkol kay Casimero sa kanya kasi kasiraan, putang ina, ang akala mo hindi mo ikaw yung para bang nanalo ka na, hindi mo iniisip kasi na putang ina masisira yung mga imahe ng mga tao na dapat pangalagaan, katulad dito kay Sean Gibbons. Pero pinangalandakan mo na ito eh, kami yung pumipigil, si Sean Gibbons yung pumipigil dito mga idol, yung parang ganun. O ngayon Tolonggis ka, hindi ka nag-iisip eh, kaya bubo ka, yun ang masasabi ko sa'yo, bubo. Oo, diba? Napaka bubo mo. Oo, tapos ngayon, pagmamalaki mo, tapos akala mo, kayo lang yung may connection. Ano yan? Peak ba yan? Diba? Patay na. Kaya dito mga idol, mga kabatang nila, alam nyo, mas lalong nasisira itong imahe. Talagang sira naman talaga. Oo, itong imahe ni Sean Gibbons dito sa Pilipinas, sa mundo ng boxing, mga idol, mga kabatang Mindanao. Diba? Pero alam nyo mga kabatang, mas dinidiin pa niya lalo. Yung parabang nagtatanim siya mga idol, mga kabatang Mindanao, sa kaisipan ng bawat tao na ganito pala. Oo, itong mga tambalulo na ito, ganito pala si Pacquiao, ganito pala si Sean Gibbons, nang dahil dito ay tambalulo mga idol. Kaya tapos
di ba yung parang nagmamagalingan. O magaling ka naman, oo, nandun na tayo, ang galing mo mag-speech, yung mag-English ka, the way you talk, the way you, basta the way you act, o ikaw na, oo, pero bubu, bakit ko nasabi mga idol, dapat pangalagaan niya yung pakanan, ah, basta yun na yun, oo, ng mga tao na mga busing niya, pero ang problema nga, mga idol, puta ina, hindi niya iniisip kung ano yung feedback, ano yung iisipin ng mga taong bayan dito, mga idol, sa ginagawang kalukuhan itong si Tambalolo. Kaya, para sa akin, ikaw yung matalino na at the same time, bubu. Oo, kaya, huwag kang magmamagaling. O, huwag kang magmamagaling kasi, alam mo, akala mo lang, mababa bato, makakabato ka lang ng mga bagay na ikakasisira yung parabang proud ka, pero ay hindi mo iniisip yung feedback na ganito pala yun, mga idol, di ba? Ganito pala ang masisira pala dito, si Manny Pacquiao. Ang masisira pala dito, si Sean Gibbons. Alam mo, sa totoo lang, ang dami lumalapit sa MP Promotion kasi angat yung MP Promotion dito sa Pilipinas. Which is, ang dami na talagang mga coaches na lumalapit dito sa kampo ni Casimero na nagsasabi, ganito yung kalakaran. Pero wala silang lakas na lumantad. Kasi bakit? Takot sila na hindi sila makakalaban yung mga boxer nila doon sa ibang bansa. Which is ang tulay dito, mga idol. Diba? Karamihan dito sa MP Promotion nang gagaling. Oo, pero huwag mong sabihin na, huwag mong ipagnalanda ka na malakas yung MP. Although nandun na tayo. Oo, nandun na tayo. Pero alam niyo ba kung ano yung ginagawa ninyo? Ha? Ginagamit lang din ninyo yan, putang ina. Dapat pangangalagaan nyo yan. Pero anong ginagawa nito si Tambalolo? Oo, putang ina. Pinagmamalaki mo na putang ina, parang mapiya dito ang dating ni Sean Gibbons. Oo, yung parang pag-ayaw niya. Kasi mapipigilan ni Sean Gibbons yan. Yung parang ganun. Ano yung nasa isip ng tao ngayon? Putang ina, akala mo ba ito'y makakatulong sa karera nitong si Sean Gibbons? Hindi, oo. Hindi po. Dahil ang imahe ni Sean Gibbons, putang ina, sira na, sinisira mo pa. Oo. Plus, sinasama mo pa si Manny Pacquiao sa kalukuhan mo. Diba? Huwag ka nang magmamalaki ka sa mga bagay-bagay na yung sa'yo galing. Huwag yung putang ina. Nako. Diba? Tapos, sasabihin mo, nakikialam. Putang ina, ano yan? Diba? Ano yan? Galing na mismo yan kay Alim. Si Alim na mismo ang may reply niyan. Hindi sinungaling yan. Facts yan. Diba? Kaya Silver Boys, ang masasabi ko siya, tumigil ka na. Yung paggamit mo ng mga tao, lalong-lalo na kay Pacquiao, kasi kawawa yung dignity, yung kredibilidad ng isang tao. Oo, kasi baka malasong pa yung mga tao, mga viewer, sa kaisipan mo na ito, si Manny Pacquiao, masama pala to, hindi pinapansin si Casimero. Ganun yung pasok sa utak ng tao dito. Akala mo lang kasi nakapag-broadcast ka, nakapag-upload ka, akala mo kung pang sarili mo lang yun, pang sariling interest mo lang, hindi mo iniisip. Logic, mind ba mind? Yun lang, mga idol, mga kabatang Mindanao. Ako nga pala si BM Solid Vlogs, a.k.a. Batang Mindanao. Kung hindi ka pa napag-subscribe sa YouTube channel, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe na! Let's go!